Mga kababayan, ilang araw na lang, malapit na nating makamit ang pinapangarap na pagbabago. Punong-puno ang puso ko dahil alam kong kasama ko kayo hanggang sa dulo ng krusadang ito. Muli kong ipapaalala sa ating lahat kung ano ang nakataya sa laban na ito. Hindi lang natin gustong palitan ang bulok at hindi patas na politika ng isang gobyernong tapat at mapagkakatiwalaan. Kailangan din nating maiangat ang antas ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan na halos mawala ng pag-asa nung kasagsagan ng pandemya. Ang Angat Buhay Pilipino ay isang malawak na plano para sa economic recovery. Hindi lang ito pangakong ibababa ang presyo ng bigas, kuryente o gasolina. May mga solusyon sa mga nakaugat na problema. Ang aking paniniwala ay taumbayan ang sentro sa pagbawi ng ekonomiya. Unang prioridad ang kakulangan ng sapat na kabuhayan. Sa ating plano, kung mawalan ng trabaho, may 3 buwang ayuda at kung hindi pa rin makahanap ng kapalit, gobyerno mismo magbibigay ng trabaho sa inyo. Hindi hadlang ang edad o kasarian para makapaghanap buhay. Maaari ding mag-training para sa dagdag na kaalaman at kakayahan. Sisiguraduhin natin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Aayusin natin ang PhilHealth. Tatanggalin ang katiwalian at kawalan ng kakayahan para makapagsilbi ng maayos. Dapat, bawat pamilya ay may access sa libreng doktor. Pagandahin palalo ang 4Ps. Isasama natin sa conditional cash transfer ang mga nanay at kanilang sanggol sa unang 1,000 days para tiyak ang kalusugan ng mag-ina. Palalawakin ang school feeding program sa public primary at secondary schools para hindi nagugutom ang mga bata. Sa tamang paggamit ng pondo ng gobyerno, matutulungan natin ang ating magsasaka at mangingisda para ibaba ang presyo ng pagkain. Susuriin natin ang ating sistema ng edukasyon at tututukan ang mga reforma. Bago pa man magpandemya, meron na tayong education crisis. Kaya ang una natin kailangan gawin, dagdagan ang budget para matugunan ang mga kakulangan ng sektor. Titiyakin natin ang kalidad ng edukasyon ng ating mga anak. Iilan lang yan sa mga prioridad ng Angat Buhay Pilipino. Marami pang sektor ang pag-uukulan ng pansin. Agrikultura at pangisdaan, turismo, transportasyon, manufacturing at infrastructure. Palalakasin natin ang private-public partnership at tatawid tayo sa digital economy. Ang aking pakiusap ngayon, mga mahal kong kababayan, walang bibitiw. Kasama kayo sa pagtatag ng isang gobyernong tapat sa May 9. At pag naiangat natin ang lahat, lalo na ang mga nasa laylayan, gigising tayo sa kulay rosas na bukas.